Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! May isang linggo rin pala kung hindi nakapunta sa bahay ni Ma'am, Aurora. Di ba, Ali? Makakapagkwentuhan naman kami mamaya. Pagkatid ko nitong mga damit niyang nilabahan ko. Nay! Nay, may pagkain na ba? Oo! Halika na! Tulungan mo akong magbuhat itong nilabahan ko sa may labasan. Opo, Nay. Nay, alam niyo po, may sinabi sa akin si Ma'am Aurora. Papag-aralin daw niya ako. Ha? Talaga? Sigurado ka? Papag-aralin ka ni Ma'am Aurora? Opo, papag-aralin ako. Pero may kondisyon. May kondisyon? Ano namang kondisyon yun? Doon ako titira sa bahay ni Ma'am Aurora, Inay. Ano? Doon ka titira sa bahay ni Ma'am Aurora? Oo naman. Siyempre, mayroon ba namang magsasayang ng pera nang walang kapalit? Anong ibig mong sabihin? Magtatrabaho ka doon bilang kasambahay ni Ma'am Aurora. Ako? Kasambahay? Sa ganda ko bang ito, Inay? Sa palagay nyo, papayag akong magtrabaho bilang kasambahay? Bakit? Mukha ba akong kasambahay para alokin ang trabaho sa bahay? Sinabi mo kasing papag-aralin ka at may kondisyon. Kaya yun ang naisip kong gagawin ni Ma'am Aurora. Ang gawin kanyang kasambahay, kapalit ng pagpapaaral sa'yo. Hindi ganun ang napag-usapan namin, Inay. Papag-aralin niya ako, pero doon ako titira nang hindi nagtatrabaho ng gawaing bahay. Ano? Ito nang baon mo. Akong nagluto niyan. Oh, talaga? Oo. Ako, delikado to ha. Mapapasubo pa yata ang dala kong isang daan sa wallet ko ha. Ha? Bakit naman? Baka kasi hindi ako makakain nito. Kailangan kong bumili ng pagkain sa kantina sa labas. Sobra ka naman. Tinuruan na ako ng kapatid mong magluto ng pakdet at magprito ng bangus. Kaya natitiyak kong makakain mo yan. Lalaking ito, hmm? Pag ako ang yumaman, magpapatayo ako ng restaurant ko. Hindi kita pakakainin dun. Oh, si Miss Beautiful lang tatampo ko na. Uy, siya nga pala. Mamaya nga po, magbihis kayo ng kapatid ko ah. Ha? Bakit? Kakain tayo sa isang mamahaling restaurant. Talaga? Bakit? May pera ka na? Oo naman. Araw lang sahod ko kasi ngayon eh. At tulog ng ginagawa namin ng kapatid ko, kumakain kami sa isang mamahaling restaurant tuwing sahod ko. Kaya ngayon, dito ka. Kasama ka siyempre. Ano? Patitirahin ka ni Ma'am Aurora sa bahay niya habang pinag-aaral ka niya at hindi ka gagawa ng gawaing bahay? Oo, Inay. Yun ang sinabi sa akin. Pero anak, hindi kaya nakakahiya kung titira ka doon at hindi ka gagawa ng gawaing bahay samantalang papag-aralin ka niya? Bakit bang kulit-kulit niyo? Ang totoo niyan, anak eh. Kung doon ka titira, paano naman ako dito sa bahay? Mag-isa lang ako. Ang ibig niyo bang sabihin? Ikukulong niyo ako sa mabahong bahay na to? Ayaw niyo ba nun? Papag-aralin ako ni Ma'am Aurora.
Huwag naman kayo makasalili, inay. Isipin naman ninyo ang kinabukasan ko. Dahil ang pagtira ko sa bahay ni Ma'am Aurora, nakasalalay doon ang maganda kong kinabukasan na hindi nyo naman kailanman maibibigay. Claudia! Ano pa yung mga dala mo? Ah, ilan po lamang sa mga damit ko. Ah, hindi bali. Madadagdagan natin yan sa mga susunod na araw. Ah, siya nga pala. Nasaan ang nanay mo? Hindi ba biniling kita na dalawa kayo ni inay mo na pupunta dito ngayon? Eh, sinabi ko naman ho sa kanya. Kaya lang ho, abala siya sa trabaho. Medyo madami ang kanyang labahin eh. Kaya hindi niya ako naihatid dito. Pero sinabi ko sa kanya na ihatid ako dito. Eh, ang tanging pinapasabi lang ni inay, huwag daw akong magtatrabaho ng gawaing bahay. Eh, ang totoo nga ho niyan, hindi ako marunong magluto kasi si inay po lahat ang gumagawa. Hindi. Bakit naman kita pagtatrabahuin ang gawaing bahay? May mga kasambahay naman ako dito. Gusto ko kasi na maipokus mo ang iyong pag-aaral. Maaasahan ko ba yan, ha? Maipapangako mo ba yan sa akin, ha? Claudia! Paano ba ito? Unti-unti na nahuhulog na ang damdamin ko kay Sunshine. Pero, hindi naman pwedeng ligawan ko siya ngayon dahil may amnesia siya. Hindi niya naman nangyari sa kanya at pagkatao niya. Sabi ng doktor, sa oras na bumalik ang memorya niya, eh makakalimutan naman niya ang nangyari sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi rin niya ako paalala sa oras na bumalik ang ganyang memorya. Kung pwede ko lamang na ipanalangin na huwag lang sanang bumalik ang ganyang memorya sa ngayon, gagawin ko. Pero, magiging makasarili naman ako kung gagawin ko yon. Dahil kailangan pa rin niyang maalala ang kanyang tunay na pagkatao. Naririto na ako sa subdivision kung saan naroroon ang bahay ni na Ma'am Aurora. Kumusta na kaya si Ma'am Aurora? Mula nang tumira si Claudia sa bahay niya eh, tina niya ako tinawagan pa para maglaba. Siguro, si Claudia ang kanyang pinaglalaba. Sa bagay, kung ang paglalaba ni Claudia ang kapalit ng kanyang pag-aaral, bakit ko pa sisitahin? Ilang buwan na rin hindi siya umuwi. Kumusta na kaya siya? Si Ma'am Aurora, kumusta na rin kaya siya? Umuwi na kaya ang kanyang anak? Naririto na pala ako sa tarangkahang baka ng bahay ni Ma'am Aurora. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Sa buong buhay kong ito, pag-ibig ko'y
ko'y nag-isa ka lang. May nagdo-doorbell. Sino kaya yan? Ang mabuti pa, sisilipin ko dahil wala si Dolor. Ha? Si Inay? Anong ginagawa ni Inay dito? Sinabi ko na sa kanyang huwag na huwag siyang pupunta dito. Pumunta pa rin. Ang mabuti pa, lalabas ako. Baka makita siya ng matandang si Aurora. Oh, anak, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ang laki ng pinagbago ng itsura mo, anak. Anong ginagawa ninyo dito, Inay? Ha? Ay, hindi ka kasi umuwi sa bahay. Eh, siyempre, gusto naman makita kita at makumusta. Kumusta ka na ba? Okay ba ang pakikitungo sa'yo ni Ma'am Aurora? Hindi, kaya umuwi na kayo. Baka makita pa kayo dito. Palayasin pa niya ako dito sa bahay na to. Eh, anak, hindi naman siguro gagawin ni Ma'am Aurora yon. Kilala ko si Ma'am Aurora. Mabait siya. Inay, mabait lamang siya sa inyo dahil hindi kayo nakatira dito. Pero sa oras na nandito kayo sa loob ng bahay niya na magkasama kayo, makikilala ninyo kung ano talaga ang tunay niyang ugali. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Lagi siyang nagagalit at nagsusungit. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa nagtitiis dito kung ganon? Umuwi ka na lang. At bakit ako uuwi? Papag-aralin niya ako, hindi ba? At sa susunod na buwan, mag-i-enroll na ako. Kaya tinitiis ko ang kanyang ugali. Para lamang ako makapagtapos sa aking pag-aaral. At kung talagang mahal niyo ako, huwag na kayong bumalik dito. Dahil sa oras na makita niya kayong pumupunta dito, sigurado pa uuwi niya ako sa bahay. Oh, di nawala lahat ng mga pangarap ko. Kaya umuwi na kayo. Baka makita pa kayo ni Ma'am Aurora. Pagalitan pa ako. Sige na. Umuwi na kayo, Inay. Naalala ko na naman ang anak ko. Kumusta na kaya siya? Ma'am Aurora! Ma'am! Oh, Claudia, ikaw pala. Halika, lumapit ka sa akin. Oh, ma'am, umiiyak na naman kayo. Ay, naaalala ko lamang kasi ang anak ko. Nalulungkot ako dahil wala nang tumatawag sa akin ng mama. Yun lamang ho ba ang kailangan nyo? Ang walang tumatawag sa inyo ng mama? Kung gusto nyo, mama na ang tawag ko sa inyo para muling may tatawag sa inyo ng mama. Oh, sige, ikaw ang bahala kung anong gusto mong itawag sa akin. Ah, siya nga pala, hindi ba't bukas na yung sinasabi mong opening ng klase ng kolehiyo. Ah, opo. Ito ang perang pang-enroll mo. Bayaran mo na ang buong semester para wala ka ng alalahanin at makapag-concentrate ka sa iyong pag-aaral. Naku, mama! Ang bait-bait mo talaga! Mahahalikan kita niyan eh! Sige na. Magpapahinga na ako. Ikaw rin. Magpahinga ka na rin.
Dolor! Dolor! Ma'am! Ano po yon? May sasabihin po ba kayo, ma'am? Paano ko sasabihin? Eh, ang layo-layo mo. Lumapit ka para masabi ko sa'yo. Eh, pwede mo namang sabihin eh, kahit nariyan ka eh. Dahil may ginagawa ako. At anong gusto mong gagawin ko? Sisigaw ako? Lumapit ka kasi! Eh, bakit ka kasi sumisigaw? Mamaya marinig ka ni Ma'am Aurora eh. Baka kung anong isipin niya. Eh, ikaw naman kasi. Tinawag na nga kita, ayaw mo pa rin lumapit. Oh, naririto na ako. Nakalapit na ako sa'yo. Ano bang sasabihin mo? Bigyan mo ako ng tubig. Ano? Tubig? Tinawag mo pa ako at pinalapit sa'yo? Kahit may ginagawa ako para lamang utusan mo akong bigyan ka ng tubig? Oh, ito ang tubig oh. Naririto sa ibabaw ng lamesa. Hinanap ko bang tubig? Ang sabi ko, bigyan mo ako ng tubig. At kung hindi mo pa naiintindihan, buhusan mo ng tubig ang baso ko. Claudia, hello? Ikaw ba yan? Naririnig mo bang sinasabi mo? Abay, daig mo pang mag-inang amo ko ah. Hindi ko pa nararanasan sa kanila yung paraan ng pag-uutos mo sa akin. Ang dami-dami mong sinasabi. Buhusan mo na kasi ng tubig ang baso ko at nauuhaw na ako. Manigas ka. Abay, ang bastos nito. Dolor! Dolor, hindi ka nga dito! Dolor! Na kayang nangyari kay Ma'am Aurora? Bakit nagbago ang ugali? Nagbago nga bang ugali o talagang ganun ang ugali niya? Mabait naman sa harapan ng ibang tao ah. Pero sa loob pala ng bahay niya eh, mabantot ang ugali. Ay nako, ang tala talaga oo. Pera lang pala ang katapat ng ugali. Ah, ang anak ko. Namimiss ko na si Claudia. Pero hindi ko naman siya pwedeng puntahan doon sa bahay ni Ma'am Aurora. At pagagalitan daw siya. Hindi bali, alang-alang sa magandang kinabukasan ng anak ko, ay magtitiis ako. Palabas si Ma'am Aurora kay Aling Alicia. Kutuloy ang natukang maglaba. Magmula nang naririto ang Claudiang yun. Di na rin pumunta si Aling Alicia dito. Ano kayang naging usapan nila? Inampun ba nila ang anak ni Aling Alicia na Claudia na ito? Kung umasta eh, daig pa ang mag-ina. Dolor! Mayabang na ito. Ano na naman kayang sasabihin? Dolor! Pipi ka ba? Hindi ako pipi. Bakit? Oh, nakapagsasalita ka naman pala eh. Bakit hindi ka sumasagot kung tinatawag kita? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Alam mo, nakakairita ka. Ang pangit-pangit mo naman. At nagsalita ang maganda. Bakit? Maganda ka ba? Eh kung makapanglahit ka, kala mo kung sinong maganda ka na eh. Ang pangit naman ang ugali at itsura mo. Oh, may nagdo-doorbell. Buksan mo ang gate. Gusto mong ako ang magbubukas ng gate? Sige, susundin ko ang utos mo. Pagbubuksan ko ng gate ang bisita mo at habang binubuksan ko ang gate, ay ikukwento ko sa lahat kung ano ka talaga sa bahay na ito. Ano? Oh, di na tahimik ka. Diyan ka na nga. Pero, hindi pa tayo tapos. Hindi natakot ka rin. Pero teka, may inaalala ko dun sa suit niyang bestida. Parang yun ang damit na hinahanap noon ni Ma'am Audrey.
Ay, naku. Kung ano-anong naiisip ko tuloy. Di off ko pala ngayon. Kakapunta ako sa bayan at mabibili ko na ang kursonada kong blouse. Bakit kaya? Ang saya-saya ko lagi. Walang araw na hindi ako masaya. Mula nang tumira sa bahay, si Sunshine. Bagay na bagay nga talaga. Sa kanyang pangalan lang, Sunshine. Ah, teka. May babaeng malayo pa eh, nakangiti na sa akin. Oh, ang pinsan ko pala. Ay! Sam! Kuya Gray! Sabi ko na nga ba, ang maganda kong pinsan ang kasalubong ko eh. Malayo pa eh, lapat na lapat ang pagkangiti. Kumusta yun, Sam? puti mo ngayon ah. Day mo yata. Oo. Day off ko ngayon. Kaya ako nakalabas ng bahay. E ikaw, kumusta ng pag-aaral mo? Kailan ka matatapos sa pag-aaral mo? Isang taon pansan eh. Gagraduate na ako. Nako, timing talaga ang pagkikita nating dalawa. Ha? Bakit? Day off ko rin ngayon. At sahod ko pa kahapon. Kaya tamang-tama. Banding tayo sa bahay. Asus! Banding daw sa bahay. Style mo, bulok! Pag ganyan ang tirada ng mga pangungusap mo eh, alam ko na kung hindi ako nagkakamali, eh maipapakilala ka na naman sa aking babae. Oo, kaya mamamalingki ako. Ipakikilala ko siya sa'yo. Ipakikilala ko ang babaeng makakasalan ko. Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap nang ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig